Matagal nang kulang sa nurse dito sa Canada. Pero dahil higit silang kailangan ngayon sa harap ng pandemya, iba't ibang benepisyo na ang inaalok ng ilang probinsya para lang hindi umalis ang mga ito. Tulad ng pabonus ng Quebec ng 15,000 dolyar at paglalaan ng British Columbia ng mahigit na 6 milyong dolyar na dagdag na pondo para kumuha ng dagdag na mga nurse sa Northern BC. Ayon kay Dan Carlo Benaventura, isang Pinoy nurse sa Manitoba, pinalala ng pandemya ang problema ng kakulangan ng mga nurse sa Canada. Yung pong pandemic has a lot of impact on already an existing problem and it made it worse. Idinagdag naman ni Edsel Mutia, isang ICU nurse sa North York General Hospital sa Toronto, na hindi lang stress ang dahilan ng pag-alis ng kanyang mga kasamang nurse, kundi pati ang paglilimita ng Ontario sa wage increase na pwedeng makuha ng mga nurse doon bawat taon. There's a lot of opportunity outside. Like, they can go to United States. That they're giving more importance to the nurses. Samantala, matagal nang isinusulong ng Philippine Embassy ang degree recognition para sa mga Pinay nurse na nag-migrate dito sa Canada, lalo't karamihan sa mga ito ay hindi makapagtrabaho agad sa ospital dahil sa tindi ng requirement. Pero ayon kina Buenaventura at Mutia na kapwa eksperyensadong nurse bago nag-Canada, kailangan talagang mag-aral ulit pagdating dito dahil magkaiba ang sistema sa nursing ng Pilipinas at Canada. I know that nursing education is universal, but it depends upon each country. The safe practice is really particular here in Canada. The bureaucratic method of practicing nursing back home, where the doctor is usually the head of the team, and it's not really a team where the nurse has a lot of things to say about the patient care. That is very different in Canada because in Canada, the nurses are supposed to have a say. Hindi rin pabor si Buenaventura na bigyan na muna ng temporary license ang mga internationally educated nurses o IEN kahit hindi sila nakapag-retraining para lang mapunan ang shortage. We cannot take advantage of the situation to just let everybody practice without adhering to standards. Tinataya ng Canadian Nurses Association na malamang na umabot sa 60,000 ang magiging kakulangan sa nurse ng Canada pagdating ng 2022. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Canada.